Po at welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Today mga boss, ang video na to, bibigyan namin kayo ng idea regarding sa clutch bell, kung sira na ba o dapat na bang palitan. Kasi may mga iba't ibang opinion sila regarding dyan sa bell na yan na palitin na daw, ganito. So bibigyan namin kayo ng idea kung dapat na ba siyang palitan o dapat palitan o hindi pa, o tuwing kailan ba siya papalitan, anong palatandaan para meron kayong idea mga boss, kung kailan pinapalitan yung clutch bell. Again, window shop, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-follow kayo sa ating Facebook page. So again mga boss, dito sa shop, ulitin ko ulit, free tayo ng reset ng ECU at free checkup. Tapos, meron tayong discount sa lahat ng mga frontliner natin, na free service sa lahat ng mga frontliner. Sa lahat ng mga frontliner dyan, free service tayo. Then, sa lahat ng mga masisiraan dyan sa daan, naputulan ng belt, namatayan, biglang namatay. Sa lahat ng mga nagtutulak dyan, naghahatak, pwede nyo dalhin siya shop ko. Free service po sa lahat ng mga masisiraan sa daan. Ito na siya mga boss, marami nagtatanong sa amin, yung ganitong itsura ba ng bell ay palitin na. Tapos marami naman nagsasabi na palitin na daw to, sira na daw to, sunog na daw to. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung talaga bang palitin na to o hindi pa, o baka kayo na po ba alam mag-isip. So ngayon ganda mga boss, hindi ko umusunog to, eh dapat na tong palitan. Hindi ko umukulay ube na to, eh dapat na tong palitan. Ito yung palatandaan kung dapat na siyang palitan. Ito po. So una, tingnan nyo po yung loob. Kung yung tabas, pantay. Paikutin nyo. Kung yung tabas, pantay. Pag pantay, hindi pa po yan dapat palitan. Pangalawa, pag nakita nyo naman na yung kain is patlang-patlang, parang may bungi-bungi ang kain, hindi na po yan, palitin na talaga siya. Pangalawa, pangatlo mga boss, kapain nyo lang to. Ay, kapain nyo tong mga ito, yung surface na to. Pag nakita nyong may kayod na at malalim na, dapat na siyang palitan. Ngayon, paano ba siya nagkakaroon ng kayod? Paano ba siya naooblong? Pag ganito ba ang kulay na oblong to, ito yung lining. Pansinin nyo po yung lining. Wala na. Hindi nyo na makita yung lining. Bakit po? Pudpud na kasi siya. Kung papansinin nyo, yung bahagi ng alloy ng lining, kinain niya na. Kinain na ng bell. So, ibig sabihin, ang cost ng pagkasira minsan ng bell, yung lining. Pag ito na ang kumain sa bell mo, sigurado, kakayurin niya na yung bell mo. So ito, hindi pa naman siya totally kayod na kayod. Pero kumayod na nga siya kasi eno, kinain na yung alloy. Oh. So ang pagpapalit po ng lining, dapat, actually ang standard niyan is 25 hanggang 30,000. Pero sa case ni sir, ewan ko lang sa BitFI, kasi BitFI kasi version 2, ganito ang sitwasyon niya lagi kadalasan eh. Sobrang nipis ng lining. Yung version 1, magandang klase eh. Makapal talaga eh. So yan mga boss oh. So papaikuti natin siya kung oblong. Papaikuti natin kung oblong. So wala naman. Di naman siya oblong. Hindi ibig sabihin, violet na siya, palitin na siya. So again mga boss, check nyo yung kayod. Kung malalim na, tapos paikutin nyo kung oblong na tapos yan. Siyempre, lagi kayong magpa-check ng lining. Ayan, wala na. Wala na. Pumantay na. Ayan, pantay na. Kinain na yung alloy. So, yun lang po mga boss. So, yun na mga boss. At tapos na tayo dun sa pag-check ng bell. Ayan, window shop. Salamat po sa subscribe. Salamat po sa panonood at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-follow kayo sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page. Thank you!